Hello, Aries. I hope you're doing well. So this reading is for all Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. And this is your daily message for January 23rd. Please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And I would like to suggest din po na panoorin din ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs po for more guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aries. And pasensya na po, Aries, sa background noise, no? Mayroon mga sasakyan dumadaan, bumubusina, at mayroon din namang construction going on dito sa tabi namin. So, pasensya na po sa background noise. So, Aries, yung mensahe po ninyo for today is the Three of Pentacles. Napakaganda. Ang iba sa inyo, nag-i-strategize. Ngayon, no? Maaring meron kayong proyekto na pinagpaplanuhan ngayon, pinag-iisipan mabuti kung ano yung magandang gawin, no? Para yan ay mag-succeed. Maaring ang iba sa inyo dito ay may katulong, no? Maaring meron kayong ka-team, may ka-partner kayo sa inyong ginagawang ito. This could be in a work situation, no? Or maaari din na sa negosyo mo ito. Kung meron kang pinapatakbong negosyo or maaaring sisimulang negosyo. So, I feel na ngayon, nag-iisip kayo, no, ng strategy or nagpaplano kayo ng magandang gawin para maging effective ang iyong approach dito sa inyong proyekto or dito sa negosyong maaari ninyong itayo, no? So, merong meeting dito ang nagaganap, merong pag-uusap dito wherein you are discussing things, no? And this energy also, Aries, signifies that this is the beginning of your success, no? Maaring sitwasyon ng iba sa inyo dito, no? Either in trabaho or negosyo, nung mag-isa lang kayong nagtatrabaho, maganda naman ang naging resulta ng iyong trabaho, ng inyong ginagawa. But then, maaring mas matagal or mas mabagal ang usad ng turnout, no, or ng resulta ng inyong mga ginagawa. But ngayon, I feel na if you are going to work with a team, if you are going to work with a partner, mas magiging mabilis ang pag-usad ng iyong mga ginagawa dito. Mas mabilis ang return of investment ninyo, kumbaga. And because this is the energy of partnership, no? This is the energy of teamwork. So, I feel dito na mas magiging successful ka, mas mabilis ang iyong pag-succeed dito kung may katulong ka. Kasi, di ba nga naman, two heads are better than one nga naman, di ba? So, maaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito na mas you preferred na ngayon to work with a team or to work with someone or with partners dito para may makatulong ka sa proyekto mo or sa negosyo mo dito. But of course, Aries, this is just an advice for you, no? You are given your free will, kaya ikaw pa rin ang masusunod sa kung ano yung sa tingin mo, no? Kung ano yung feel mo na mas magiging effective na approach sa mga ginagawa mo sa negosyo or sa trabaho or your sa career, no? But this energy suggests na maaring, no? Maaring maging successful ka, mas maging successful ka, or mas mapabilis ang iyong endeavors dito kung meron kang makakatulong. So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. I hope you're doing well. This is your daily message for January 23rd. And please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And I would like to suggest din po na panoorin ninyo ang inyong Moon and Rising and Venus signs po for more guidance.
Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Leo. So, Leo, yung mensahe po ninyo ngayon ay Knight of Pentacles. Ayan. So, I really feel dito for most Leo, ano lang kayo ngayon? Grounded, chillin', yung parang ganun ba? And more of nagdidiskarte kayo ngayon, no? This could be in relationships or this could be in finances, no? For some of you dito, I feel na pinag-iisipan ninyong mabuti, no, kung ano yung magandang gawin ninyo in terms of your relationship. Paano ninyo mapapag-grow pa ang iyong relasyon, no? Paano nyo pa magiging makip ang fire burning, no, sa inyong relasyon? Maaring may ganon. Or maaring nag-iisip ka ngayon kung paano kayo magsi-celebrate. Yung mga ganon. I feel I'm picking up something here for some Leo na meron kayong surprise na gustong ihain sa iyong person. Meron kang sorpresa dito na alam mo yung pinuformulate mo, no? Maaaring ang iba sa inyo kasi magsiselebrate ng monthsary or maaaring magsiselebrate ng anniversary, maaaring gano'n. Ang iba kasi sa inyo dito parang magsiselebrate ng monthsary or anniversary, kaya pinag-iisipan ninyong maigi kung paano ninyo susurprosahin ang person ninyo. For others of you naman, no, in terms of finances, I feel dito na maaring merong financial opportunities na maaring dumating, no? Maaring ang ibang Leo dito ay meron talagang hinihintay na opportunity. Maaring may in-applyan kang trabaho or in-applyan kang proyekto, maaring ganun, no, na pagkakaperahan na proyekto. So, this could be a money generating project na maaring sinisipat mo or hinihintay mo na magkaroon ng opening or maaring nag-apply na ang iba sa inyo dito para maging parte ng proyekto na yan, no? Ang iba naman sa inyo dito, no, is thinking about managing your finances. Yun ang iyong maaring focus ngayon, no, ang pagmamanage ng iyong kaperahan. Because ang karamihan sa inyo dito, Leo, what I'm picking up is meron na kayong pera. Tingnan niyo yung lalaki, may hawak-hawak na siyang malaking pentacle. So that tells me na ang karamihan sa inyo dito, Leo, meron ng naipon. Kahit papaano, meron ng naitabi na some amount of money dito na ipinag-iisipan ninyo kung paano niyo pa yan mapapadami, kung paano nyo yan mapapag-grow pa, because you want that to grow, to prepare for your financial future, because what you really want is to have a financial security and stability. So, yun ang pinag-iisipan ninyo dahil yung naipon ninyo, gusto ninyong dumami pa yan, no? So, yun ang mga pinagdidiskartehan ninyo. But you are not open to trying new things, no, or new strategies or new methodologies dito. Yung parang iniisip mo na, okay, mag-i-invest ako sa ganito, sa ganyan, but I'm going to go for whatever is already proven na. Kumbaga, napatunayan na, no, na talagang tumubo ang pera dyan sa investing strategy na yan, yung mga ganon. So, good luck to that, Leo, no? Dahil for sure, mapag-iisipan ninyong maigi yan if you are really going to give time for that. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. I hope you're doing well. So, this is your daily message for January 23rd. And please keep in mind that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So, this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And I would like to suggest din po na panuurin ninyo ang inyong moon rising and Venus signs po para sa overall picture, no, ng iyong chart.
and for more guidance. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Sagittarius. So yung mensahe po ninyo for today is the Six of Pentacles. Napakagandang energy dito. I feel dito, Sag, no, na merong magbibigay sa inyo ng help financially or maaaring tulong ito, advice, no, kung yun ang inyong kinakailangan. And this energy, Sag, is a generosity energy. And ang generosity energy is, it's a cycle, no? Paikot-ikot yan. Maaring, minsan, no, tayo ang nagiging benefactor, minsan naman tayo yung nagiging receiver, no? But in this case, Sag, I feel na kayo dito yung receiver, no? Kayo ang receiver at this time dahil maaring kayo talaga ay nangangailangan ng some kind of financial support, financial help dito. And Sag, pasensya na po kayo kung medyo maingay sa background ang street dito sa tabi namin. Sobrang busy na naman. So, ang iba sa inyo dito, Sag, no, you are receiving some kind of financial help, no? Maaring meron kang pangangailangan ngayon. May bayaring tuition fee, may bayaring bills, may bayaring mortgage, may bayaring sasakyan, no, car loan. Maaring may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito. But then maaring yung pera ninyo, no, na pangbayad sa mga financial obligations na yan ay hindi pa dumadating. Maaring ganon, or maaring meron na kayong pambayad pero hindi pa kumpleto. But huwag kayong masyadong mag-alala, Sag, because someone is coming in para tulungan kayo. Maaring kaibigan mo to, maaring kamag-anak, no? Maaring kapamilya na maaring mag-handout sa inyo ng tulong financially dito. Maari din ang iba sa inyo dito, may parating na, let's say for example, bonus or gift, no, from your employer, or maaring sa trabaho ninyo, no, for the job well done na inyong ginagawa sa trabaho, kaya maaring mabigyan ka dito ng bonus, or maaring alam mo yun, yung merong lump sum of money na maaring dumating sa inyo dito, Sag, is what I am picking up. But wag kang mag-alala, Sag, in no time everything will be back in balance, no? There are going to be people handing out financial help sa inyo dito, and yung perang maaari ninyong matanggap would be more than enough para dyan sa inyong financial obligation. And maari din na meron ka pa rin maitabi, no, for the rainy days, or maaring meron kang ma-save din, no, from that money na marireceive mo dito. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.